Hello guys! So, alam niyo naman lahat na kakatapos lang ng birthday ko. And, share ko sa inyo lahat nung napamili ko para sa birthday ko. Nakakatawa kasi sa birthday ko is kakatapos lang ng December, which is kung ano man yung matatanggap ko na regalo tuwing December, kinoconsider ko na din yun na regalo din yun sa akin para sa birthday ko sa January, since magkalapit lang naman sila. And kung ano man yung mga bibiling ko sa December, iniisip ko para na rin yun sa birthday ko sa January. So minsan kapag bibili ako ng mahal, isipin ko, never mind, magbe-birthday naman ako. So, yun yung logic ko tuwing magbe-birthday ako. December equals January. Nakakatipid ba ako? Hindi, kasi bumibili pa rin ako tuwing January. So, magsa-start na ako sa mga makeup, guys, kasi super konti lang talaga nung binili kong makeup ngayon. Nag-invest ako sa skincare, kaya lang gusto ko gumawa ng separate video for that. So, kung gusto nyo makakita ng Korean skincare haul, like this video and comment down below. Favorite ko to sa lahat ng nabili ko, yung Peripera Air Inclusion Foundation. Nakasale kasi sila sa Chinatown na branch kasi kaka-open lang nila last December. So, ang original price niya ata is 700 and nakasale siya sa 500 pesos na lang. Ayan. So, nagamit ko na siya. Ayan, maganda siya. Ang purpose niya is para hindi mabigat sa mukha, yung parang wala ka lang suot na foundation. Ito naman is yung Fanny Serrano 2-Way Cake. Kasi may napanood ako na YouTuber and ano siya talaga, makeup artist siya. And ang sabi nila dun sa group nila na ito yung ginagamit talaga ng mga makeup artist para sa mga bridal makeups. Kasi para matago yung mga bumps sa mukha. And gusto ko talagang matago yung bumps ko nung kasi last year sobrang dami ko pang pimples. Eh ngayon medyo magaling na siya. So, kaya ko siya binili. YouTuber makes me buy. Ito yung last sa makeup, guys. Yung Super Stay Matte Ink ng Maybelline. Bago lang siya, kakabili ko lang sa kanya actually kahapon. And kakatapos ko lang din gumawa ng review. So, if you want to know my thoughts about this one, I will link it down below kung mas mauuna kayong i-post kesa dito sa birthday. Ito naman, ang daming nag-share nito sa Facebook. So, si ako naman, syempre, na-intriga. Gusto ko i-try. Pumunta ako ng Trinoma para talaga bumili lang nito. Ito yung colorette na lip tint and yung bagong shade, si Naomi and si Coco. And, na-try ko na siya, guys. Sobrang, ang ganda ng lip tint na to. Pwede din siya sa face, kaya lang sobrang pigmented niya. A little goes a long way. So, mag-ingat kayo. Huwag kayong tumulad sa akin na ginamit ko yung Coco eh medyo dark siya. And nagmukha akong sinampal ng limang bakla. Parang ganun yun nangyari. Parang may pagka-peach. And oil-based sila, guys. Kaya, ayun, comfortable sila sa lips. So, ito yung swatch. Kita na ba? Ayan. Yan si Naomi. Ito naman maganda siya kung gusto nyo lang ng pa-fresh. Tapos si Coco, medyo dark. Ayan. Parang ano ba to? Brown. Reddish brown naman si Coco. Maganda din siya kung gusto nyo ng parang ma-achieve yung drunk blush. Pwede din siya. Konti lang. Ayan. So, ang isa is 249 pesos. Dito naman tayo sa mga damit, guys. Actually, suot ko na yung first one. And binili ko siya sa Divisoria. Ayan. So, 390 siya sa may 168 third floor. And ang cute niya kasi, ano siya, Korean-inspired siya. O, diba? So, yung next, guys, is another hoodie din siya na sweater. And meron siyang, ayan, yung naka-Nike siya na babae. Actually, binili ko to kasi dapat mag-hiking kami ng December kasi hindi kami natuloy. So, ito yung parang ano, medyo hanging type siya. And 250 ko siya ata nabili. Oo, tama, 250 lang siya. Susunod, guys, hindi nyo iisipin na sa Divisoria nyo lang siya mabibili kasi super nice quality siya. Ito yung itsura niya. Medyo parang hanging type din siya actually. Ang tatak niya is Olivia. Ayan, sa may 999 ko din siya nabili. Ito. As in, super ganda ng mga prints. Next is Divisoria din. And same, sa may Olivia ko din siya binili. 350 din siya ito. Olivia, ang cute niya. Kasi checkered siya na kulay pink. And kita yung ano, parang siyang off-shoulder, pero hindi. Butas lang talaga yung gilid. Ito siya, meron siyang something sa itaas. Ay, sa ibaba pala. Yung
pwede nyo siyang itali. Super sexy. Kung sexy lang sana talaga ako. Isa to sa mga favorite ko ding nabili. Sa SM ko naman na siya nabili sa my Tea Culture. Alam ko, 300 ata siya, 299. And, it describes me perfectly. K-drama and chill. Ta-da! Ito naman, is hindi talaga to para sa akin talaga. Kaso yung pinagbilhan ko, hindi nagkasya sa kanya kasi ang taba niya na pala. Hindi niya na-imagine na tumaba pala talaga siya. Ito naman is, ayan, t-shirt lang siya na ano, ganon, stripes, tama ba? Na mint and white, sobrang ganda, sobrang lakas maka-fresh. Sa baleno ko naman siya nabili. Small size. Yan. O diba, small size ako. Hindi ako lang. Ito super, super duper favorite ko din to sa mga nabili kong damit. Kasi, ano talaga, inspired ako din sa mga sinusuot na hoodie nila, ano, ni Dobong Soon, tsaka basta ang daming K-drama na ganito. Halos ganito yung style. Kaya, binili ko siya kahit mahal talaga. Sa H&M ko naman siya nabili. And, kulay blue siya na sweat. Ay, ano ba? Jacket? Sweater? Pullover? Oo. Ayan. So, ano, ang pinagkaiba naman niya sa mga regular na ano jacket, kasi tignan niyo yung dito, butas, hindi yung, ano, may, hindi siya, wala siyang ganito. Ayan. Pabukas siya, ganun. Ang ganda niya. Tapos, kasi nung nanonood ako kaila Dobong Soon at saka yung sangkay drama ni Wookie, ano, ganito yung style dun sa may ganun na part. Basta yung ganun na part. Ayan, ganyan. Yung makapal yung tela. And gusto ko talaga sana yung kay Dobong Soon kulay. Kulay pink. Kaya na lang wala akong makitang pink. Eh, favorite ko naman yung blue. Obvious ba? Kaya yung blue na lang binili ko. Magkana ba to? 2,000 na ata. Birthday ko naman eh. Sa H&M ko din siya nabili. Kasi ang problema ko naman, hirap na hirap akong humanap nung magaganda yung fitting na, ano, na short. Eh, nung nagtitingin ako sa H&M, nakita ko siya. Eh, kasi yung ginagamit kong short, nag-iisa lang yun yung denim ko na short na butas-butas pa nga eh. Eh, ngayon, sobrang butas na talaga, sinkita na yung buong legs. So, sinuot ko siya nung nakaraan, nung nagpunta ako sa Pinto Art Museum. Kaya lang, pinapagalitan niya ako kasi daw, ano ba yan? Para na daw sira-sira naman yung suot ko, ba't sinusuot ko pa? So, bumili ako ng bago. Nakakita ko sa H&M. 600. Tapos, nung nag-ikot naman ako sa surplus kagabi, nakakita ako ulit ng short. Kaya bumili na naman ako kahit wala na talaga akong pera. So, birthday ko naman siya. Ang tatak naman niya is Obey. And, ano siya, $499.75. So, okay na din. Meron siyang details na parang flowers. So, makita, nakita niya ba? Ayan, so, tapos yun. Ganun yung dulo. Ayun lang. Tsaka ano siya, high waist. Parang yung una kong short, yung unang-unang short na sinasabi ko sa inyo, sira-sira. Ganto din yung ano, may pataas din siya na button. So, ayan. Dalawa na ang short ko. Congrats. Last but not the least is, gusto ko talaga makabili ng maliit na bag. Kasi bumili din ako nung nakaraan, backpack siya na JanSport. Inspired din siya dun sa suot-suot na backpack ni... yung sa Goblin, si Goblin, si Bride, anong pangalan? Si Yuntak yun. Kung naalala niyo yung suot-suot na backpack ni Yuntak, yung JanSport na green na may parang gamusa sa ilalim, binili ko din siya sa sobrang pagka-addict ko talaga. So, gusto ko naman bumili ng maliit na bag, kaya bumili ako ito, yung sa Parisian. Kulay silver. Magkano ba ito? $399. Binili ko siya nung mismong araw nung birthday ko. January 9, binili ko siya nung araw na yun kasi wala. Nasira yung gamit kong bag nung araw na yun. So, sabi niya, sige, time na talaga para bumili ka ng bagong bag. Kaya, bumili ako ito yung silver kasi wala naman din na ibang kulay. Kaya, ayun. So, yun lang lahat guys para sa haul na to, sa birthday haul na to. So, sana na-enjoy nyo pa rin to kahit na konti lang siya. And so, yun, thank you so much for watching and see you next time! Annyeong! I swear, I have the most awkward intros ever.